Lý Sanh Mu. Twenty-two na po ako. Late lang po ako nag mag-graduate kasi tapo kaming pera eh. Kaya ko ibigay lahat na pangangailangan. Kung kaya mo rin ibigay ang lahat, lahat ng pangangailangan. Hubad. Nay! Yan. Bagay na bagay sa inyo. Ma. Hindi ko kailangan yan, anak. Balik mo na lang yan sa sugar, ma'am. Ay naman. Mag-aawain na ba natin ito? Ikaw kasi nakikinig sa akin eh. Ay wala naman akong maling ginagawa. Hindi kasi ito yung buhay na pinangarap ko para sa'yo. Nay, maayos ng buhay ko. Tingnan mo yung bahay. Kompleto na yung bahay natin. Lahat ng mga pangangailangan natin nandito. Kapalit ng ano? Bangal mo? Bakit ba kasi hindi mo nakikita na mas malaki yung kinukuha niya sa'yo kaysa sa'yo pinibigay niya? Nay! 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 Tulong! Nay, sabi ng doktor, natakot daw ko sa puso. Dito muna tayo kasi hindi ko kumagalingan. Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Napasugod ako agad. Asis, mommy. Pwede ba? Huwag mo mabanggit-banggit yan dito. Hindi ako pumayag sa setup niyo na to. Ikaw lang naman nagdidikit ng sarili mo sa anak ko. Ikaw naman. Ang tagal ko na sugar mommy ng anak mo. Ngayon ka pa ba magre-reklamo? Nakinabang ka naman, ah. Pa? Eva, tama na. Makatapos na ng operasyon ng nanay mo. Tigilan niya rin kasi ako. Ang arte, ang drama. Ano yan? Hira nga, eh. Isang linggo pa lang kami dito ni nanay, pero kanya nakalaki yung bill namin. Take care of this, Andrew. Hindi na. Hindi na. Nakakaya naman sa'yo. Basta puntahan mo ako mami yung gabi. Tapos na ang usapan. Oh.